isa pa, pag may nakaabot sa akin, pupuntahan kita, sasapakin kita. Usapang army na to. Naintindihan mo ba ako? Hindi ako nagbibiro. Pag ako pumunta rin, kikis-kis ko mukha mo, sahambalusin kita, didibdiban kita tulad ng pinagagawa mo sa mga gwardiya. Kasi may lalabas na mahigit pa sa iyo kung gusto mong usapan army. Panchito de los Santos. Commander ninyo sa Skyway. Opo, sir. Ano itong Skyway na to? Bali, sir, ano yan eh, sa expressway, yung NLEX, sir. Hinati po kasi yung NLEX. Alright. Security guard ka? Opo, sir. Sinasaktan ka ng mga empleyado kapag na-late at nagkamalit pumabsent. Sinong gumagawa ng pananakit? Sir, yung commander ko, sir. Commander mo? Opo, sir, sa... Nanunutok, nandidibdib, naninipa, at namamahiya. Opo, sir, sa harapan ng kasama namin lahat. Tinitingnan kung lalaban ka. Opo, sir. Nangahamon. Ang depensa ng commander, light physical injury lang yan. Ang may kakaso sa kanya, hindi siya natatakot. Opo, sir. Ginagawa niya ito sa loob ng 6 na taon. Opo, sir, 6 na taon na po ko din. Sigurado ka? Opo, sir. Ikaw lang ang lakas ng loob magsumbong dito. Tinanggal ka na ba? Bali, sir, pinagbantaan niya na ako, sir, eh. Kaya hindi na po ko nag-report doon. So, nagbanta sa'yo? Opo, sir. Siya lang, ikaw lang naglakas ng loob. So, hindi ka na nag-report. Hindi mo ba alam? Pag hindi ka nag-report, awol na yon. Absence without, kumbaga, dereliction of duty. Po, sir. Bali, ginawa ko nun, sir. Bali, yung nangyari sa amin yan, tinuloy ko pa rin po yung duty. Okay. O, nandoon na ako. Opo, pero tapos, ngayon, iniwan mo. Oo, iniwan ko, sir. So, yung pag-iwan mo ngayon is abandonment of post. Alam ko may nangyari, hindi tama. Pero sana, yung ginawa mo, hindi ka muna nag-iwan, lumapit ka sa amin. Pagkatapos, mag-iimbestiga kami. Ang ibig kong sabihin, oo nga, sinasaktan ka nitong putok sa buho na to. Oo nga, pag nalilate ka, nagkakamali. Wala siyang karapatan manakit, manutok. Oo nga, kung bakit niya gagawa to. Kung kahit na sabihin niya, puro pasaway kasi yan. Wala naman siyang karapatan. Oo nga, kung minsan, baka siguro nananadya na kayo, kaya medyo may pagkamilitar na siya, may physical contact na siya, may hazing ng ginagawa niya. Oo nga, hindi tamang ginagawa niya. Okay. Kaya lang, hihina ang kaso mo kasi nag-awul ka eh. Dereliction of duty, abandonment of post. So, humina yung kaso mo. Ngayon, may tatanong ako sa'yo. May didepensa ba siya? Tatanong, tatayo sa inyo. May ibang mga gwardiya na totoong sinasabi mo. Kasi kung hindi, baka sabihin, sinungaling yung boss eh. Dereliction of duty yan eh. Gumaganti lang yan eh. Gumagawa ng istorya. Ngayon, yung sinasabi mo at sinasabi niya, eh parang akusasyon kayo kung sino mabigat, matimbang. Eh siya nandoon pa. So mayroon siyang kapangyarihan. Pero kung nandyan ka, mag-iimbestiga kami ngayon, pwede siyang ipatawag, physical injury, pwede namin tawagin yung Skyway, pwede namin imbestigahan to. Ang nangyari lang, umalis ka na. Kailan ka ba nag-resign? Nag-resign ka ba? Nag-resign ako, sir. Okay, so nag-resign ka na. Okay, nung mag-resign ka ba, nag-clear ka? Well, sir, agency ba to o kumpanya mismo? Agency lang po, sir. Anong agency to? Lifeguard, sir. Lifeguard? Lasak. Ito ba si Panchito de los Santos? Commander mismo sa Skyway? Ito po, sir. Tapos kayo sa agency lang? Yes, sir. Ay, naloko na. So, okay. So, hindi siya agency. Sila ang pinag-report mo. Sila yung nandoon-doon sa field na ito yung commander ni si Panchito de los Santos. Ito po, sir. May number ka ba nitong si Panchito de los Santos? Meron, sir. Bigay mo sa akin ang number. Hello, hello. Magandang gabi, Chito. Si Ben Tulfo, si Bitag, si Ben Tulfo sa PTB4. Kaya kita tinawagan, Chito, dahil ikay nare-reklamo rito ng isang gwardiya ninyo na sinasaktan mo raw yung mga empleyado kapag na-late, nagkakamalit, uma-absent. Chito, totoo ba ito? Nananakit ka ng mga empleyado, ng mga gwardiya na late, nananakit ka, na naninipa ka, pag nagkamali, nanunuto ka, nandidibdib ka, pinapahiya mo raw. Ito'y akusasyon laban sa iyo na pwede mong sagutin. Dahil may isang gwardiya rito na pumunta sa amin at nare-reklamo ka. Ako'y, habang nag-uusap tayo, ako'y nasa harap ng camera, naka-record yung ating conversation. Totoo bang nananakit ka? So hindi ka nananakit, nananapak ka lang. Ganito na lang, Chito, ano? Sige, matinong usapan kasi nagkakaintindi ako, Chito. Siguro naman, once upon a time, kapareho mo. Sundalo ka ba talaga? Totoo ba?
Marines ka? Pero hindi ka organic o hindi ka naging sundalo talaga ng Philippine Marines? Anong klaseng service ang sinabi mo? Nasa anong field of service ka? Army, Air Force, Navy? Nasa Army. So Army, akala ko Marines. O, anong klaseng Army ka? Sige, let's talk being an Army rito. Kaya intindihan ko kasi ang buhay Army. So anong division ka na, anong division ka ng Army? Ranger, regular Army, trainee, ano ka ba? Enlisted man? Reservist ka. Chito, makinig ka. Walang katorya-torya ang reservist mo. Hindi ka organic na sundalo. Huwag mong gagawing sundalo yung mga kasamahan mo dyan. Sasaktan mo. Isa pa, pag may nakaabot sa akin, pupuntahan kita, sasapaking kita, usapang Army na to. Naintindihan mo ba ako? Hindi ako nagbibiro. Pag ako pumunta rin, kikis-kis ko mukha mo, sahambalusin kita, didibdiban kita tulad na pinagagawa mo sa mga gwardya. Kasi may lalabas na higit pa sa iyo kung gusto mong usapan Army. Pero kung gusto mo maging Army, yung pagiging Philippine Army mo na hindi ka naman totoong Army, reservist ka lang. Huwag mong gagamitin yan, ha? Ako'y nagbibigay ng warning sa'yo. Pag may lumapit pa sa akin, taga mo sa bato, hahambalusin kita, gagantihan kita doon sa ginagawa mo sa pang-aabuso sa mga gwardya. Pag nalaman to ng Skyway at kaya kong sungkitin ka sa Skyway at sasabihin ko rin sa Skyway yung ginagawa mong kabulustugan na ginagamit mong pananakit, ang posisyon mo na yan, malilintikan ka. Sigurado matatanggal ka. Alright. Sorry. Ganito, may pamilya ka. Itong sasabihin ko sa iyo, humingi ka ng sorry dito sa iyong sinaktan at hindi ko muna pakikilala sa iyo at sasabihin niyo sa iyo kung anong pananakit na ginawa mo. Kausapin mo to dahil naka-record tayo. Kausapin mo to. Sir, napunta ako rito kay Sir Ben. Gawa nung yung pananakit niyo sa akin, hindi ko kasi sir kayang tanggapin yung ginawa niyo eh. Halos munti ko mandilim yung... Pinala ko mga nakalimutan ko sa sobrang krisyo din ako. Gusto ka siya natin sa ating gano'n eh. Kapalis ka naman eh. Eh sir eh, napagbantaan mo na kasi ako. Napagsabihan mo na ako ng ano rin sa akin eh. Sorry, walang hindi naman makakulit. Parang araw ako na. Kaya ano ka kailan sa ako eh. Kaya rin ako asok sa'yo eh. Kaya ipahit mo po. Hindi naman ako nasok siya eh. Kaya ang mga dito na Sir, mapapatawad mo. Ikaw ba yung napapatawad na yan? Sir, nakapag-file nga sa unang kaso kay Commander eh. Bali, saan ko nag-file? Sa presinto rin sir, nag-blatter ako. Sige. Okay, Chito, ganig ka. May na-file na sa iyo na kaso at padamihin mo pa. Sige, mag-deposito ka pa ng maraming kaso. Ako nang aareglo sa'yo. Hindi ako sasabihin ko sa'yo. Sorry, ha. Humingi ng sorry dito sa mga, at sorry doon sa mga nasasaktan mo. Putok sa buho ka eh. Makakatagpo ka na mas masahol pa sa ginagawa mo. Ako kasi, kung pananakit ang pag-uusapan, magaling ako manakit. Naintindihan mo ba? Ikaw, hindi ka pa nakatikim kung anong ibig sabihin ng putukan, barilan. Naintindihan mo ba? Hindi ka pa nakakatikim kung paano yung balang humahaging sa ulo mo, naririnig mo, ting! Sigurado pa, ipot kasi yung lawlaw na papanghin, butas-butas na karunsilyo, siga ka pala, ha? Makinig ka. Huwag mo nang gagawin to, alam ko duwag eh. Binubuli mo lang, kapwa mo, gwardya. Hahayaan kita ngayon, bibigay ako sa iyo ng ito. Ito'y usapang lalaki to, ha? Naintindihan mo ba? Palalagpasin kita, pero ang kaso nitong sinampasay sa presinto at yung mga kakamalpat, wag lang sanang lumapit sa akin. Yung iba pang na biktima mo, kasi makikialam na ako. So, una pa lang to. Alright? Wag mo nang gagamitin yung mabigat na kamay mo. Sila nagtatrabaho, hindi para saktan. Sila yung mga gwardiya tulad mo, tao. Pag hindi mo inayos yung ginagawa mo, isang araw mamamatay ka, mababaril ka, masasaktan ka, may gaganti sa yung pinagagawang panduduro. Okay? Malinaw? Okay, sir. Naintindihan mo ako? Ha? Pasalamat ka ngayon dahil sa susunod, di ka magpapasalamat. Kasi hindi mo magugustuhan pag mayroon pang kasunod to. Naintindihan mo ba ako? Hahayaan ko yung kasong isinampa sa'yo at hinahihustisya yun. Pero para sa akin, nakikiusap pa ako sa'yo. Okay? Malinaw?
Sige. Okay na sa'yo. So dahil nag-file ka, mag-aantay tayo kung anong kaso. Ituloy mo yung demanda mo. Alright? Huwag kang matinag, ituloy mo yung demanda mo. Halinaw? Tumayo ka kung kailangan mong testigo, gamitin mo akong testigo. Entiende? Para sa akin, ginawa ko, hindi ako nanduduro. Hindi ako manduduro. At hindi rin ako nanduduro. Okay? Okay?